guru. Guru, kailan pa kayo rito? Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang hindi magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay buhay ng walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Ano po ba ang dapat namin gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Magalit kayo sa sinugo niya. Ano ang kababalaghan na may papakita ninyo upang manalik kami sa inyo? Ano pong gagawin ninyo? Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Wala rin namang tao ang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay ito sa ilalim ng takanan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Pudas! Kasalanan ko ang mga nangyayari. Pinagbaksinan ko ang ating guro, ang kanyang mga titig na nangungusap sa aking diwa. Ang kanyang mga salitang nagbibigay buhay ay aking naririnig, ngunit hindi ko na naiintindihan. Ganito ba kadilim? Wakasan na ang dilim! Bakit ang nanginginig sa takot? Bakit hindi ko magawa na ipagtanggol ka? Ang akala ko, ako si Pedro na inatasan na magpakatatag sa lahat. At ngayon, nalulunod at walang makapitan. Huwi na ba ang lahat? Panginoon, kung papabayaan mo na, pahupoy ng ulan. Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako sa higit ng mga ito? Opo, Panginoon. Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako sa higit ng mga ito? Opo, Panginoon. Kung gayon, alagaan mo ang aking mga tupa. Ipa ako siya sa krus. Mananatili ba ako dito? Ulilisan. Hanggang kailan ko makakayanan na makita ang aking anak na nahihirapan? Jesus! Hindi magtatagal ang iyong paninindigan, Jesus! Darating ang pagkakataon na mahuhulog ka rin sa aking mga bitag!
makita ko ang Panginoon. Buhay si Jesus! Buhay ang guro! Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ng mga alagad ko ang buong bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan niyo silang sumunod sa mga iuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Marjun, Youth Coordinator po dito po sa ating parokya sa St. Jude. Unang-una po, nais ko po kayong pasalamatan sa inyo pong pagpunta, panonood sa aming pagtatanghal ngayong gabi. At para po simulan ang ating pagtatanghal, nais ko pong tawagin ang aming direktor sa aming mga kabataan, si Reverend Father Glorioso Salvatierra, SBD. Magandang hapon, gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Bilang direktor ng Ministry ng Kabataan, ay bigla ako nagkaroon ng gawain ang pag-opening remarks, no? Kaya ang akin pong ibabahagi sa inyo ay excerpt from Wikipedia, ang malayang encyclopedia tungkol sa sinakolo, para lalong maunawaan ano ba itong gawain na ito, no? Ang sinakolo po, or sa English ay passion play, ay isang dula tungkol sa buhay, pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. No? At isa ito sa mga tradisyon o gawain nating katolikong simbahan sa panahong katulad dito ng Semana Santa. At
sa konting background sa pasimula ng sinakulo po, no? Ang pagbuo ng isang sinakulo ay tulad ng sa dula ng Pasko ng muling pagkabuhay, no? Nag-umpisa ito bilang isang ritual ng simbahan. Kinalaunan ay nagkaroon ng sariling anyo ang sinakulo. At ang unang sinakulo ay isinadula sa wikang Latin. Matapos noon ay nagkaroon ng version sa wikang bernakulo, no? Dinagdagan ito ng iba't ibang mga anyo at laman ng higit sa inaasahan ng mga manunood hanggang sa 15 taon. Kung kailan nabuo naman ang mga sikat na dula, na dulang pangrelihiyon. Dito naman po sa ating bansang Pilipinas, ang katawagang sinakulo ay hango sa salitang sinakulum. O Latin po yan, ang ibig sabihin sa Tagalog ay mas mataas na silid or upper room in English. Na siyang lugar kung saan ginanap ang huling hapunan. Kalimitan, dito ay sa sinakulo ginagamit ang mga dulang dantaon na ang tanda. At hinango sa Biblia at sa tradisyon at isinulat sa anyong patula. Kalimitan ay ginagamit ang kasuotan na naayon sa kasaysayan. Isa sa mga pinakatanyag at pinakamatanda ng sinakulo sa Pilipinas ay ang tinatawag na Cruz sa Nayon incorporated sa Barrio Dayap sa Cainta, Rizal na nagsimula pa noong 1904 at mahigit na 100 taon na ang kanilang pagpapalabas ng sinakulo. Kaya masasabi ko na ang Cruz sa Nayon Incorporated ay isa sa pinakamagandang representasyon ng buhay, pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang salitang sinakal, no, ay naroon sa Biblia, no, na ibig sabihin upper room sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 14 verse 15. Ang sabi po doon in English, "And he will show you a large upper room furnished and prepared, there make ready for us." At saka po sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 22 verse 12, ang sabi po doon in English ay, "And he shall show you a large upper room furnished, there make ready." At ito ay sa salitang sinakulum or dining room. At ang ikahulugan ay yung upper room. Mababasa din po yan sa Gawa ng mga Apostol. Saan ba ang sinakulo? Sinakulum or upper room? Nasa Mount Zion daw po, no? Sa Jerusalem. Na traditionally, believed to be the site of Last Supper that Jesus held with the apostles. And according to our Bible, the cenacle was a place in which the apostle continued to gather after the Last Supper, and it was also the site where the Holy Spirit alighted upon the 11 apostles on Pentecost. Upper room is derived from the gospel, no? Nasabi natin kana from St. Mark, St. Luke, and also in the Acts of the Apostle. And there are some events that the cenacle or upper room is considered as the site where these following events took place, no? Described in the Old New Testament. For example, the preparation for the celebration of Jesus' final Passover meal, no? The washing of the disciples' feet, the Last Supper, certain resurrection appearances of Jesus, no? The gathering of the disciples after the ascension of Jesus, the election of Saint Matthias as an apostle, no? The descent of the Holy Spirit upon the disciples on the day of Pentecost. So, sit back, relax, and reflect on the suffering, death, resurrection of our Lord that brought salvation to all of us. There must be some strings in your heart.
Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na panalangin. Kulihan ka, hihan ka, kapag nasisindak ika'y tinatawa, kapag may bagaba sa awit mo. Ako'y niyayakap, takot inaalok, pinapapanatag din ako.
magsiupo po ang lahat. Thank you.
Darating na ako sunod ko, ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Di hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Malakas nga ang kaluluwa, ngunit ang katawan na may hinang-hinga. Saan ka pa kukuha ng lakas kung katawan mo'y nanginginig? Bakit magtitiis? Bakit magtitimpi? Kung maaari mong piliin na mapawi ang iyong gutom. At kung ikaw ang anak ng Diyos, magiging tinapay ang bato nito. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Darating ang araw na magiging baluktot ang lahat. Ang mali ay magiging tama. At ang kasinungalingan ay magiging totoo.
magiging baligtad ang tingin ng tao sa mabuti at masama. Bakit hindi mo pakita na ikaw ang pinaka minamahal na anak ng Diyos? Magpatihulog ka! Ipakita sa lahat ang iyong pagtitiwala sa iyong ama na tila sasaklolo sa iyo. Tumalun ka! Ipakita mo sa lahat na ikaw nga ang pinaka minamahal na anak ng Diyos. Masusulat din naman. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Tignan mo ang lahat ng kaharian sa mundong ito. Sa kanilang karilagan, ang lahat ng akin ay mapapasayo kung magpapatira bakas at sasamba sa akin. Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong Diyos lamang ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Jesus, hindi magtatagal ang iyong paninindigan, Jesus. Darating ang pagkakataon na mahuhulog ka rin sa aking mga bitag. Sa pamamagitan ng pakikinig ay makakarinig kayo, ngunit hindi kayo makakaunawa. Sa pagtingin ay makakakita kayo, ngunit hindi kayo makakatalos. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga ito'y matigas na. Dumako kayo sa malalim at ihagis ang inyong mga lambat upang makahuli. Ginoo, magdamag kaming nagtyaga, subalit wala kaming nahuli. Subalit dahil sinabi ninyo, ihuhulog namin muli ang lambat. Sama, napakarami nito. Paano nangyari ito? Lumayo po kayo sa aking Panginoon, sapagkat ako po'y makasalanan. Huwag kang matakot. Simula ngayon, kayo ay gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. Kaming natitira, tinawag ni Jesus upang maging mga alagad niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita
isang misteryo sa kabila ng aming kakulangan at kahinaan, kami ay kanyang binuklod upang magkakapatid. Magkakapatirang susubukin ang aming katipan sa kanya hanggang wakas. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit. Ano kami sa'yo, Jesus ng Nazaret? Anong pakay mo sa amin? Alam ko kung sino ka! Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya! Humayo ka at magaling ka na. Maraming salamat po, Panginoon! Maraming salamat po! Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda, marinig ka at isigaw ang awit mo at harana. Lunurin ang yakap mo't buhayin ang iyong kalinga. Ang kasulatan na ito na inyong narinig ay naganap na ngayon. Hahakbang itong abang sugatan, paano? Ibig ko, bumaling ka. Ang landas na di. Salamat, Panginoon! Salamat po! Huwag mo ito sasabihin kanino man. Magtungo ka sa mga sasadote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing utos ni Moises bilang patotoo na magaling ka na. Nais kong magpunta kung nasaan ka. Panginoon! Iligtas na po kami! Malulunod na tayo! Tumigil ka. Bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Lunurin ang yakap mo't
buhayin ng iyon. Juro! Nahuli namin yung babaeng iyan na naiikiapit. At ayon sa batas ni Moises, nararapat na siya'y batuhin hanggang sa mamatay. Wala ka bang ibang sasabihin tungkol sa kasalanan ng babaeng ito? Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang unang maghagis ng bato sa kanya. Hindi ka ba nila pinarusahan? Hindi po, Panginoon. Hindi rin kita parurusahan. Tumayo ka at huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda, marinig ka at isigaw ang awit mo at harana. Buhayin ang iyong kalinga. Lunurin ang yakap mo, buhayin ang iyong kalinga. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Wala rin namang tao ang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay ito sa ilalim ng takanan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Oh,
hari ng Israel. Hosana sa anak ni David, 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 hari ng Israel. Shalom Malashem! Shalom Malashem! Ngayon ko lang nakita kaligalig ang pagdating ng mga tao dito sa Jerusalem. Ang iba pa'y nakikisabay sa pagdating ng taong iyan. At sino naman ang taong iyan? Si Jesus ng Nazareth, kamahalan. Dumarami ang kanyang tagasunod dahil namamangha sa pagpapakita niya ng himala. Naangaral rin siya at nagpapagaling ng may sakit. Nakakita ang mga bulag at nakakalakad ang mga pilay. Pati ang mga kitongin ay kanyang pinagaling. Yan mismo ang nakita ng dalawa kong mga mata. Sinubukan na namin siyang husiluhin ng aming mga nalalaman sa kasulatan at batas ni Moises. Pero mukhang alam niya ang kanyang mga isasagot. Ilang beses niya na kaming pinahiya at sinabihang ulupong? Kahibangan, ulang propeta, ilan na ba ang sinupin nating magpapanggap na propeta? Ang alam ko'y kakaiba ang Jesus na iyan. Lumalakad sa ibabaw ng tubig at pumipigil ng bagyo sa lawa. Naniniwala ka ba sa kanya, mahal kong biyanan? Mahal kong manugang, kakaiba ang kanyang mga aral. Tinawag niyang dakila ang mga bata, mapapalad ang mga aba at dukhain ang usig. Nakikihalubilo siya sa mga publikano at makasalanan. Nagtuturo siya sa mga sinagoga't gumagawa ng himala kahit araw ng Sabat. At ang matindi pa rito, nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Mukhang may darating na unos sa ating pamamahala sa bayan na ito kapag nagpatuloy ang ganitong pagkamangha ng mga tao. Mukhang may darating na himagsikan laban sa ating pananampalataya. Mapanganib nga ang taong yan. Kailangan nating magmasid at bantayan ang kanyang gawi. Kayo rito. Sinasabi ko sa inyo,
Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang hindi magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay buhay ng walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Ano po ba ang dapat naming gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Ano ang kababalaghan na may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano pong gagawin ninyo? Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit. Dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbibigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Ginoo, bigyan niyo po kami ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Nakita niyo na ako, ngunit hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba sa langit upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit? Hindi ba siya si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayon masasabi na bumaba ako mula sa langit? Huwag kayong magbulong-bulungan. Ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na bumaba sa langit. Mabubuhay kailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkain na ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Paano niya mabibigay ang kanyang laman upang kanin natin? Isang kahangalan, nababalo na ata ang taong yan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabigat na pananalita ito. Sino makakatanggap nito? Dahil ba rito ay tatalikuran niyo na ako? Paano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? May ilan sa inyo na hindi nananalig sa akin? Ibig niyo rin bang umalis? Panginoon, saan po kami pupunta? Nasa inyo po ang mga salitang nagbibigay buhay ng walang hanggan. Naniniwala kami na ikaw ang banal na anak ng Diyos. Hindi ba't hinirang ko kayong 12? Subalit, isa sa inyo
kay Diablo. Sinasabi sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyo itong lungkan ng mga magnanakaw. Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing pugad ng magnanakaw ang tahanan ng aking ama. Anong himala ang maipapakita mo upang patunayan na may karapatan kang gawin ng mga ito? Gibain niyo ang templo na ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Nahihibang ka na ba? 46 na taon na itinayo ang templo na to at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Mga bulag na pariseyo, kayo ang mga hangal. Sa paningin na nga ng tao ay mabubuti kayo. Ngunit punong-puno kayo ng kabulukan at kasamaan. Hindi natin dapat palagpasin ang kalapastangan ng Hesus na yan. Panahon na para tapusin ang kahibangan na bumabalot sa bayan na ito. Kailangan ito malaman ng buong Sanhedrin. Tayo na kay Caiaphas! Thank you.
Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang matinding pangangailangan upang magtipon sa ganitong oras ng gabi? Isang nakakabahalang kaganapan ang hindi na natin kailangang ipagpabukas pa. Ang kaganapang si Jesus ng Nazaret. Shalom Alashem! Shalom Alashem! Ganun ba kalaking suliranin ang taong ito at kailangan niyo pa gambalain ang gabi nating lahat? Ano ba ang ginagawa niya? Gumagawa ng kapabalaghan ng taong ito. Kung siya'y papabayaan natin, maraming tao ang mananampalataya sa kanya. Mapaparito ang mga tiga-Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Kung gayon, utusan ng mga kawal, dakipin ang Jesus na yan, pati ang kanyang mga alagad. Patawad, kamahalan. Binangka na naming ipahuli si Jesus, subalit siya'y mahirap at mailap. Ang mga tigasunod niya na mismo ang humahad lang sa pagkakataong masusukol na namin siya. Pati rin ang ating mga kawal ay nahuhumaling sa kanyang mga aral, kung kaya't hindi nila ito idinakip. Mahal na eskriba, mukhang yatang nasusubok na ang kakayahan mo. Pakilusin ang ating mga tauhan. Kaya mo pa ba? O kailangan na natin magtalaga ng kapalit? Subalit, hindi mo ba nakikita? May kakayahan ang Jesus na yan na paikutin sa mga kamay niya ang taong bayan. Pinagbabantaan niya ang mga tao laban sa atin, sapagkat siya na nga raw ang anak ng Diyos. Sabi rin niya na gigibain niya ang templo at gagawa ng bago para sa kanya. Siya raw ang pagkaing nagbibigay buhay, ang bukal ng tubig na papawi sa lahat ng pagkauhaw. Magtatayo raw siya ng kaharian para sa mga makasalanan at may sakit. Ang lahat ng ilan ay kaya niyang gawin, sapagkat sabi niya, siya raw ang anak ng Diyos. Kahibangan! Isang mulang propeta ang Jesus na yan! Kamatayan! Dapat mamatay ang Jesus na yan! Ipinag-uutos ko na dakpin ang Jesus ng Nazaret upang humarap sa paglilitis, sa salang pagpapanggap na hari at pagsisimula ng himagsik, tapos na ang pagpupulong na ito. Magaling, mahal kong manugang! Ang kailangan na lang natin ay pagplanuhin ng mabuti ang pagdakip kay Jesus. Hindi natin maaring dakpin siya sa harap ng kanyang mga alagad. Tiyak, ipagtatanggol siya ng mga ito. Ang kailangan natin ay dakipin si Jesus sa oras ng gabi. At saan tayo makakakuha ng isang tao na may impormasyon kung kailan at saan siya malayo sa mga tao? Marahil isang malapit na alagad ni Jesus, kailangan natin ng isang taksil. Kamahalan, may nais raw hong kumausap sa inyo. Isa raw po siyang alagad ni Jesus. Ang pangalan ko po ay Judas Iscariote. Ano po ba ang maibibigay niyo sa akin kung ipagkaloob ko sa inyo si Jesus ng Nazaret? Ayan na nga ang kasagutan sa iyong mga katanungan, mahal na manugang. Ang pagkakataon na rin mismo ang gumawa ng paraan upang mawasak ang kaharian ng Jesus na iyan. Thank you.
Asam-asam na makasalo kayo sa hapon ng Pampasko ang ito. Bago ako magbata, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap muli sa langit. Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan.
uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Ako po ba, Panginoon? Juan, itanong mo sa guro kung sino ang kanyang tinutukoy. Panginoon, sino ho ba ang inyong tinutukoy? Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Purihin siya, purihin siya, purihin siya magpakailanman. Purihin siya, purihin siya, purihin siya magpakailanman. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa Ama ang nagkanulo sa Kanya. Mabuti pang huwag nang isipin ng taong iyon. Guru, ako po ba? Ikaw na ang nagsabi. Gawin mo na ang gagawin mo, Judas. Purihin siya. Purihin siya magpakailanman. Purihin siya. Purihin siya. Purihin siya magpakailanman. Huwag kayong magambala. Manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Mapaparoon ako at ipaghahanda ko kayo ng matitira. Mapaparito ako muli at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo tutungo. Paano po namin malalaman ang daan? Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Saan kayo pupunta, Panginoon? Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na ipahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Ngunit ipinagdasal ko ng lubos na huwag mawala ang inyong pananampalataya. At pag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay kasama ninyo. Pedro, sinasabi ko sa iyo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ipagkakait.
isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo iniibig. Ganun ang inyong pagkakaibigan. Sa paraan ng inyong pag-iibigan, makikilala kayo bilang aking mga disipulo. Ama ko, kung maaari sana'y ilayo mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Juan, Pedro, talaga bang hindi niyo ako masasamahan? Kahit isang oras man lamang, manatili kayong gising at manalangin upang hindi madaik ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ama ko, kung maaari sana, ilayo mo na sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Pedro, Juan, dumating na ang oras. Magandang gabi po, Guro. Dakpin ang taong yan! Huwag niyong hawakan ng aming Guro! Ako si Jesus. Kung ako ang inyong pakay, huwag niyo na idamay
ang aking mga kaibigan. Shalom Alashem! Shalom Alashem! Tayo'y naririto ngayon upang litisin ang nasasakdal si Jesus ng Nazaret sa salang pagpapanggap na Mesiyas at anak ng Diyos. Simulan na ang paglilitis. Hinihikayat niya ang mga tao. Huwag sumunod sa mga batas na ipinagkaloob ng Diyos kay Moises. Ilang beses na din siyang nagpapagaling at gumagawa ng kababalaghan sa araw ng pamamahinga. Sinabi niya din, nagigibain niya ang templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw. Pinapaniwala niya na siya at ang anak ng Diyos ay iisa. Ipinapangaral niya na siya ang anak ng Diyos. Sandali po lamang mga kamahalan. Hindi po nararapat na tayo ang maatasang humatol sa taong iyan na siyang magpapatotoo dapat sa kanyang mga kasalanan. Sangayon ako sa kanya mga kamahalan. Nararapat lamang na tayo'y humanap ng mga totoong saksi upang tayo'y makarating sa patas na paghahatol. May punto sina Nicodemo at Jose, kamahalan. Hindi maaaring hindi maparusahan si Jesus. Bakit kaya hindi ang kamahalan ang siyang magsiyasat sa taong iyan? Natitiyak kong kayang-kaya mong idiin ang Jesus na yan. Di hamak na mas mahusay ka sa pangangatwiran kaysa kila Nicodemo at Jose ng Arimatea. Anong masasabi mo sa mga paratang nila sa'yo? Bakit hindi ka magsalita? Ano ba ang aral ang itinuturo mo? Pinayagan akong magsalita sa mga madla. Palagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Bakit hindi nyo tanungin ang mga nakarinig sa akin? Ha? Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinaka-punong saserdote? Kung may masama akong sinabi, patunayan mo. Kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Sabihin mo nga sa amin ngayon kung wala kang ang hinilingin. Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. At makikilala niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At dahan-dahan siyang dumarating sa alapaat ng langit. Isang kalapastanganan! Lapastangan! Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na mismo ang nakaririnig ng kalapastanganan sa Diyos. Ano ang inyong hatol? Kamatayan para kay Jesus! Dalhin siya kay Pilato! Samahan ka din ni Jesus ng taga-Nazaret, hindi ba? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Ang lalaking ito ay kasama ni Jesus ng taga-Nazaret. Nakita ko siya sa halamanan. Sinabi ko nang wala akong kinalaman sa taong iyan. Isa ka nga sa kanila, taga-Galilea ka rin.
na naaatas sa iyong pananalita. Hindi nga sabi! Kasalanan ko ang mga nangyayari. Pinagtaksilan ko ang ating guro, ang kanyang mga titig na nanguusap sa aking diwa. Ang kanyang mga salitang nagbibigay buhay ay aking naririnig. Ngunit hindi ko na naiintindihan. Ganito ba kadilim? Wakasan na ang dilim! Bakit ang nanginginig sa takot? Bakit hindi ko magawa na ipagtanggol ka? Ang akala ko, ako si Pedro na inatasan na magpakatatag sa lahat. At ngayon, nalalunod at walang makapitan. Huli na ba ang lahat? Panginoon, kung papabayaan mo na paupoy ng ulan. Jesus.
Judas. Taksil. Taksil ka, Judas. Isa kang taksil. Oo na! Kasalanan ko na ang lahat! Taksil ka, Judas. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Galing ba sa iyo ang tanong na iyan? O may ibang taong nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tingin mo ba, Hudyo ako? Ang mga kababayan mo ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito, sana ang aking kaharian ay ipinaglaban na sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipinagkanulupa sa kamay ng mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung ganun, isa kang hari. Ikaw nang nagsasabi na ako ay isang hari. At ito ang dahilan kaya ako'y ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo sa mga katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Wala akong nakikitang dahilan upang hatulan si Jesus ng Nazaret. Kaya't papahagupitan ko na lang siya at papalayain. Papabig kailan pa man
sa puso't iba, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawala. Pagkat ang Diyos natin, kayo ang bahala sa Kanya at ipako siya sa krus. Nararapat siyang mamatay sapagkat sinabi niyang siya ay anak ng Diyos. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, ay hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang sino mang magpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar. Sikapin sa ating pagtulong, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Thank you.
Isa kang baliw, Dimas! Ayan, Yastas. Tignan mo ang kanyang mamang mukha. Eh, biglang masabi na siya'y anak ng Diyos. Kaibigang Jesus, huwag mo akong kalilimutan pag-akit mo sa iyong kaharian. Tunay kong sinasabi sa iyo ngayong araw na ito, makakapiling kita sa paraiso. Nagdidilim, parang ulan, hindi pa papatay ang taong iyan? Babae, mastan mo ang iyong anak. Anak, mastan mo ang iyong ina. Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Tinatawag niya si Elias! Tignan natin kung siya'y masasagip! Ako'y nauuha. Maganap na. Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabihin ko ang aking espiritu. Thank you.
kapatid namin sa iyong piling. Kami ba'y nalulumbay, siya ngayon naglalakbay, mga anghel ang gagabay tungo sa iyong kamay. Pauwi na sa tahanan mo, pabalik na sa iyo. Thank you.
Patuloy kang niyaahon, habag di na uubos, awanay kusang loob. Pag-ibig niya'y wagas, pusong di na papagod. Walang hahalang na dilim, pagkasa'y di makukupli sa lilim. Liwanag ang siyang gagabi, kahit kamatayan ay di nabalaki. Pag-ibig ng Diyos sa atin, habang itawa niya ang siyang liwanag natin. Liwanag sa dilim. Ng panahon ikaw manalas liwanag niya'y mababakas naghihintay sa'yo yakap ng naglilitas walang halang na dilim liwanag sa sarili mubli sa liwanag ang siya'y walang mahalang na dilim.
Meron ba kayong huling isda? Wala! Sino yun? Baka ang guro, si Raulo. Dumako kayo sa malalim at ihagis ninyo ang iyong mga lambat upang makahuli. Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako sa higit ng mga ito? Opo, Panginoon. Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako sa higit ng mga ito? Opo, Panginoon. Kung gayon, alagaan mo ang aking mga tupa. Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako sa higit ng mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang buong bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan niyo silang sumunod sa mga iuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Thank you.
bawat paghahati ng tinapay ay tanda ng pag-ibig na handang ialay ang buong sarili, ang lahat-lahat para sa minamahal. Dahil ang tunay na nagmamahal, handang ibigay ang sarili sa ngalan ng tunay na pag-ibig, kahit masakit, kahit maubusan, makapagbigay lamang, mabigay lamang ang kaligayahan ng minamahal. Sa bawat misang iniaalay, katawan ni Kristo ay patuloy na itinataas, hinahati at ibinabahagi. Tanda ng pag-ibig na walang sukat, walang katapusan at walang kapantay. Hinati upang ipamahagi, namatay para magbigay buhay. At ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagmamahal, bago pa ang lahat, naunin niya na tayong mahalin. Dahil tayo'y kay Kristo. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Wala rin namang tao ang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay ito sa ilalim ng takanan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. See you.
Brother ang Angelo Alibo, Technical Director. 3JT Lights and Sounds. Reverend Father Glorioso Salvatierra SVD and Reverend Father Alex G. Vituala SVD. Ang mga nagsipagganap, mga taong bayan, Patricia Panugan, Lian Giancel de los Reyes, Samantha Lagrason, Lian Shane Tayag, mga apostol, Galvin Villegas, Sean Maruakad, Alfred Nera, Justin Plar, RJ Cayobit, Mark Andrew Estavilo, Skyler Zamora, Kurt Coles, Chloe Magadan, bilang si Maria Magdalena, James Napone, bilang si Pilato, Jana May Gallinera, bilang demonyo, Natalie Relova, bilang si Veronica, Trevor Reyes, bilang si Pedro, Kenneth Advincula, bilang si Caifas, John Mark Gallinera, bilang si Judas, Ram Jacob Almonte, bilang si Dimas, Skyler Zamora, bilang si Hestas, Princess Mary Grace Valdez, bilang Inang Maria, Stan Edward Napone, bilang si Jesus, Senacolo 2024, tayo'y kay Kristo sa direksyon ni na Ashley J. Ignacio at Marjun N. Gakusan. Muli, isang magandang gabi po at nagpapasalamat po kami sa inyong panonood ng aming Senacolo 2024, tayo'y kay Kristo. Magkita-kita po muli tayo sa aming pagtatanghal para po sa kapistahan ng ating mahal na patron na si St. Jude Thaddeus sa October na may pamagat po na sinag ng pag-asa, saksi ang langit sa atin. Ngayon po aming tinatawagan ang aming youth director na si Reverend Father Glorioso Salvatierra para po sa pangwakas na panalangin. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, maraming salamat po sa biyayang ipinamalas niyo sa amin sa pamagitan ng aming pagtatanghal ng Senacolo. Naway ang mga aral at mensahe ng aming ipinakitang dulang ito ay patuloy na magbukas ng aming puso at isipan at ng mga puso't isipan ng mga manonood. Naway maging masagana ang aming pagkaranasan sa pagtatanghal ng Senacolo at patuloy niyo po kaming gabayan sa aming mga gawain. Pagpalain niyo po kami, ang aming mga puso ng pagmamahalan at pagpapatawad at gabayan ninyo po kami sa aming mga hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa inyong kagandahang loob. Panginoon naming tagapagligtas, maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-ibig at paggabay. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang pagpapala nating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Si Kristo ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Ipinakita niya ang tunay ko. Thank you.